Sino mo? Yan ka na naman eh. Yung mga kinakalikot ka na naman sa motor mo. Kumbagong-bagong mo na. Hindi na, pake mo na. The best yata dyan, ano? Tatabasan. Tatapyan. Doggy. Sige nga. Ano kung lusot eh. Paano pag pumasok sa loob to? Pag pumasok sa loob. So, hi guys. Downshift KC here. Ayan, I'm with Vinci and yung motor ko. Saroon siyang bad news. Kasi, so, chinek ko yung motor ko after ilang days ng ride namin. Nang PMT ba yun, ah? So, yun yung last ride namin. Ngayon ko lang siya napansin na flat na naman siya. Unfortunately, meron pa akong nakabaon. Kaya, eto, yun na lang gagawin namin paraan. And with the help of this, since medyo malayo kami sa shop, so yung vulkan siya lumapit dyan, hindi ko siya trusted. Gagamit natin siya ng Extreme 1 Tire Sealer and Inflator. Ayan. Ito pa sa boyfriend ko. Bidyoan mo na lang kaya ako, be. So, vlog takeover. Ito yung pako niya. Hindi ko alam kung siya lang ba yung reason. Kasi meron pa din ako isa na si Tagita dito kanina. So gamit namin guys, nail cutter. Sobrang liit o nipis ng pako. Hindi kaya ng long nails. Oh, yung galing! Natanggal niya. Ito alam, sobrang liit-liit lang nito pero nakaka-flat. Ayan! So, saan yun? Ito ba yung dahil? Yan. Pwede ba natin? Ay, wala tayong pang-marke. Lawayan mo na lang. So, gagawin tayo natin siya ng tire sealer and inflator. Ate, paano po gamitin yan? So, ganito lang siya. Shake up and down. Dito. Ay, gusto ko yan. So, so makita yun. Ay, God. Ito, puro kaman niya. Ito, makakitib mo kapag makakitib niya ang palo ko. Siyempre, palo yung comedy naman ng vlog natin. Boring-boring ang vlog natin. Yun, may mga ano, lumilok siya ni Gabe yung bulb. Mga kumakas ang hangin. Ano, yun naman, nag-lock. Uy, no? Gago pa, baka ano, baka pumotok. Yan. Sige, sama. Tingnan mo yung ilalim kung ano. I-adjust mo na. Natatakot ka kasi. Baka. Hindi naman puputok yung ano mo yan. Hindi naman totally titigas yan. Kasi sabi nga ni Colonel Busita, basically 20 PSI kapag nilagay mo ng ganito. So pang ano lang siya, pang emergency. Sakali man na maplatan ka sa lugar na walang vulcanizing shop. Puputok ba to? Kapag nasamlaan? Yung puputok? Sure ka? Sige lang lang naman yan. Naman naman yun. Wow, ano yan? Sumabog. Joke. Ako, napipi ko na talaga ako sa'yo. Yuy, nasabugan. Buhay na sa mukha niya. Uy, ang nangyari dyan. Lagay niya. Lumabas na. Puno na. Ayan, wala naman siyang lumabas na. Sila. Mga bula-bula kasi di naman siya ganun ka. Laki, pero since ilang araw ko din siya ginagamit after ng ride namin, kaya siguro nag-deflate na siya. But at least, na tayong sealant, check natin kung hanggang kailan tatagal ko isang ganito. Ayan. So, yung sa iba, parang pansamantala. Pansamantala. Emergency. So, sa akin, alam niyo naman, moto ko pansamantagal. Endurance. Endurance test. So, yeah, endurance test natin dami. So, yan, I'll update you guys kung gusto naman. After kong gamitan ng 3-in-1 tire sealer and inflator. Yeah. 4 to 6 days later. So hi guys, Downshift KC here and I'm with Downshift Minky. Ngayon, pupunta kami sa Majoy Motor Shop. Kila Sir Tac Works kasi papalinisan natin si RS at the same time, papacheck na din natin kasi meron tayong mahaba-habang biyahe ngayong week na paparating na to, which is yung ride naming North Loop ni Vinci. Kaya syempre, as always, kapag nag-ride tayo, kailangan natin i-prepare ang motor na gagamitin natin. Kaya ngayon, punta na kami doon para ma-check agad kung ano yung may mga kailangan palitan, linisin, ayusin, mga ganon. Let's go!
So yun guys, hindi na tayo sa shop nila Boss Stockwork. At kung nakikita nyo, meron tayong dala Extreme 1 Carburetor Cleaner. Yan yung palilinis natin sa throttle body ni RS150. Kasi kung natatandaan nyo, last na nalinisan yan ay nung natirikan pa tayo. At ngayon lang ulit mabubuksan kung kailan lang din napalitan ng air filter. Basically, nalain na din na nabiyahin niya. Kasi nung February, umuwi tayo ng Bicol, ng birthday ng father ko. And then birthday ng Cavite. After a month, bumalik ulit ng Bicol para sumali sa event na MotoAd, Endurance Ride, which is 500 kilometers din yun. And then balik ulit ng Cavite. And then after a few days, kasama tayo sa event ng Philippine Motorcycle Tourism, na ang naging destination is Bulacan, Bataan, Pampanga, then back to Cavite. So mga more or less 4,000 kilometers ride din yun. So ngayon, tingnan natin kung gaano siya kadumi after mapalitan nitong high quality na mushroom air filter. Naku, hindi na pwede ilayo ito. Tignan natin dyan sa Desmart. Ito, meron ka dyan, sir. Hindi, kahit ano, replacement. Wala rin. Madumi na naman, makakaya lang. Malinis? Malinis naman. Malinis pa. So yun guys, after 4,000 kilometers ride, ito yung dumi na naipon sa throttle body ni RS150. Using the high quality air filters, at least konti na lang yung dumi na pumapasok kasi yung filter niya na maayos. Compared dun sa low quality na air filter gamit ko before, as in sobrang dumi. Nakita niyo naman sa previous vlog ko na natirikan ako. At least ngayon meron akong baseline or para ma-monitor ko ng maayos si RS150 kung kailan talaga siya dapat malinisan. And may mga nagtatanong din kung okay lang daw ba i-long ride kapag naka-battery lift and naka-mushroom air filter. For me, it's okay lang din naman kasi na-long ride ko naman si RS150. Pero advice ko lang ha, make sure na yung mushroom air filter na gamitin nyo is maganda yung quality. Yun nga lang, medyo pricey. But still, mas better na yun kesa magtsatsaga tayo sa low price. Baka mas mapagastos tayo kung magkataon. Flashback. So ito, damage na. Lapit na siya magputol. Kaya kailangan natin bumili ng bago. Yan, yan yung return. In-open yung throttle. Pag-ila niya, oo. Pag-ila niya, pag nag-open yung throttle. Ngayon ito, pagbalik mo nito, suporta lang yan pabalik nito. Kasi meron siyang natural return. So, ang purpose lang para pang more durability lang. Ano na lang, tingin-tingin na lang tayo para pagbiyahe natin, may dala tayo kung sakali man. End of flashback. Igo! Happy ka, sinasabihan kang pogi. Paano yung mukha ng pogi? Ang sabi ko, mukha hindi hawi. Gustong-gusto niya nasasabihan ng pogi. Baby, burger ka sa...